pagpapakita na ang dalawang tao ay perfecto, kundi ito ay pagpapakita sa mga tao na kayong dalawa ay nagmamahalan sa isa't isa. Ganun din po sa pagbautismo, mga kaibigan. Pinapakita natin na mahal natin si Jesus. Kahit hindi ka pa perfecto, pero nagsisi ka na at nagpasya ka na hindi mo nagagawin yung kasalanan, ay yan po ay okay, mga kaibigan. So you see, sa baptism po, hindi po ito parang isang magic. What if magbautismo tayo ng isang drug addict? Siya po ay mababasa lang, hindi po siya mababago. Kasi sa bautismo, dapat po ay magbago at magpabautismo, mga kaibigan. At kapag si Jesus ay atin pong inimbita sa ating buhay, atin pong gugustuhin na ilibing ang ating mga kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. At naiintindihan kaya ng Diablo na mahalaga ang pagbabautismo? Naiintindihan kaya niya na mahalaga ang pagbautismo? Yes, mga kaibigan, naiintindihan niya kasi hinahadlangan niya ang mga tao na gawin ang hakbang sa pagbabautismo, mga kaibigan. Binibigyan niya yung mga tao ng problema, mga issues, mga pagsubok para po ma-discourage na magpabautismo. Pero kung pipiliin mo si Jesus, pagpapalain ka ng Diyos, mga kaibigan. Kaya iniimbitahan po tayo ni Jesus na sundin siya. Na siya yung ating example, sabi sa John 12:32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao'y palalapitin ko sa akin din. At libo-libo mga tao na po, mga kaibigan, ang tumugon sa pag-ibig ni Jesus. Yan po ay isang example. Pictures, nung nawasak po yung komunismo, ay hundreds po yung ibinigay yung kanilang buhay kay Jesus. Yan po ay sa Europe, mga kaibigan. Hundreds po yung tumanggap kay Jesus. Yan po, saan kaya yung lugar na yan? Uy, alam niyo ah. Yan po ay picture ng bautismo dito sa Pilipinas at nangyari po yan sa isang outdoor pool at nagbautismo po sila ng 250 plus ka mga tao, mga kaibigan. Binigay po nila yung kanilang buhay kay Jesus. At ito po ay saan po lugar ito? Sa? India. Yan po ay noong 1999, over 500 ka mga tao, mga kaibigan. Sila po ay mga former na mga Hindu. At tinanggap po nila si Jesus sa kanilang buhay, mga kaibigan. Yan naman, sa aming lugar po yan? Sa USA, yes. Nakita niyo po ba yung, ano, yung matandang babae dyan, yung puti yung buhok? Si nanay na puti ng buhok, mga kaibigan. Actually, she was 87 years old. Wala pong limitasyon kung ikaw ay 80 years old, 90 years old, at sumampalataya ka sa Diyos ay okay po yun, mga kaibigan, kahit matanda na basta tinanggap po si Jesus. So meron po tayong nakaschedule, mga kaibigan, na baptism. Yan po ay magaganap ngayong July 7. At kung sino po sa inyo dito yung gustong magkaroon ng bagong buhay or magsimulang muli bilang Kristiyano, ay i-consider nyo po yan na date, ipag-pray nyo po yan. At sabi po dito sa Acts 22:16, "And now, why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord." Ibig sabihin, kung mahal mo si Jesus, pero ayaw mo pa rin magpabautismo, ano yung inaantay mo? Sabi po dito, why are you waiting? Bakit ka nag-aantay? Magpabautismo ka at linisin mo yung inyong kasalanan. Ang bautismo po ay paglilinis ng ating kasalanan, mga kaibigan. Kaya, magtatanong po ako sa inyo ngayon, naririnig niyo ba ang pagtawag ni Jesus sa inyo para gumawa ng desisyon ngayong gabi? Kung hindi ka pa nabautismuhan, kung hindi pa ka pa nalibing, ay tinatawag ka po ni Jesus na gumawa ng desisyon. Kung nabautismuhan ka noon, pero napalayo ka po kay Jesus, tinatawag ka po ulit ni Jesus na tumanggap sa kanya, mga kaibigan. Kung nabaptize ka noon, pero ngayon mo lang nalaman at naintindihan yung buong katotohanan, ay tinatawag po kayo ni Jesus na gumawa ng desisyon, mga kaibigan. Kaya, magbibigay po ako ngayon ng opportunity na tumugon po tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating pong puso ngayon. Kaya, meron po kaming ibibigay na mga card. Sino po yung hindi pa nakatanggap ng card? Pakibigyan po lahat ng nandito. Sino po yung walang card? Pakibigyan po, registration.
At saka ballpen din po. Sabay-sabay po natin tong basahin ang ating card. Sabi po dyan, nais kong lubos na ipagkatiwala kay Jesus ang aking buhay. Kung yan po ang inyong nais, pakicheck po ng first box. Second box, nais kong mabautismuhan sa pamamagitan ng paglubog sa tubig ayon sa itinuturo ng Biblia at pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Kung yan po ang inyong nais, pakicheck po ng second box. Third box, ako ay nabautismuhan na, ngunit nais kong magpabautismo muli. Kung yan po ang iyong nais, pakicheck po ang third box. Yung fourth box, mga kaibigan, nais kong madalaw or magpa-visit upang masagot ang aking mga tanong. Kung yan po ang iyong nais, pakicheck po ang fourth box. At huwag niyo pong kalimutan, isulat po yung pangalan ninyo, tirahan, petsa, at yung ibang mga information po dyan, mga kaibigan. At habang po kayo ay sumasagot ang ating card, katahin po natin yung kanta na All to Jesus I Surrender. Sagot ng card, pakibigay po sa ating volunteers at pakibigay po dito sa harapan habang kinakanta po natin yung second stanza. To Jesus I surrender, humbly at His feet I bow, worldly pleasures so forsaken, take me Jesus. Kaibigan, tapos na po kayong magsagot ng card. Nakuha na po ba ng ating volunteer? Pakibigay po dito sa harapan yung lahat ng mga card. Kantahin po natin yung third stanza. Jesus, I surrender, make me Savior, holy ba lahat ng cards? Ihabol po natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Kantahin po natin yung last stanza. Tumayo po tayo. To Jesus I surrender all to this sacred flame. All joyful salvation.
Ibigay po yung mga cards dito po sa harapan. Mga kaibigan, may pag-asa po para sa iyo sa bautismo, bagong buhay magsimula. May pag-asa para sa iyo, makasalanay maililibing na. May pag-asa para sa iyo, huwag magdalawang isip gaya ng iba. Dahil may pag-asa kay Kristo para sa iyo, may pag-asa para sa iyo, paglubog sa tubig ang tamang paraan. May pag-asa para sa iyo, pagwisik at iba, walang kabuluhan. May pag-asa para sa iyo na ang salita ng Diyos, piniling sundan. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. Bukas mga kaibigan, yung ating topic, huwag po tayong mag-absent at magdala po tayo ng mga kaibigan at maging on time po tayo. Dapat 7:30, nandito na po tayo. Yung ating topic ay The Antichrist and 666. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Let's pray. Let's pray, bro. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na nalaman po namin yung katotohanan patungkol po sa bautismo. Panginoon, maraming salamat po dahil sa pamamagitan po na inyong kamatayan ay kami po ay magkakaroon ng bagong buhay sa inyo, Panginoon. At Lord, ngayong oras na ito, kung meron man po sa amin nag-iisip na magpabautismo o magpabautismo muli, nawa po, Panginoon, tulungan niyo po sila na ipakita o tumugon sa inyong pag-ibig, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, nawa po ay bigyan niyo po kami ng grace na gawin at baguhin po yung aming buhay, Panginoon. At nawa po ay bigyan niyo po kami ng protection sa aming pag-uwi at dalhin niyo po ulit kami bukas para naman po sa isang another po na pag-aaral na iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Kamayan po natin yung bawat isa. Amen.